Tahan ang pinakamasaya, magsasarado na nga ba? Ayon sa source ng Inquirer, replay na lamang daw ang ipapalabas ng naturang noontime show hanggang March 7. Wala pa namang nagiging komento ang GMA ukol dito. Gayunpaman, mapapansin na mukhang nagpapalim na ang mga hosts ng show matapos magpasalamat ng mga ito sa mga manunood noong Sabado. Yan ang importante. Ano man ang gawin mo at ano man problemang kakaharapin, do everything for love. Ganyan ang pagmamahal namin sa inyo, mga kapuso. Thank you sa ating mga advertisers and supporters at mga kapuso natin. Tama kayo, maraming salamat po. Ito po ang grand na Sabado. Lahat ng ito ay alay namin para sa inyo mula sa pamilya ng Tate Incorporated, ang tagahatid ng tulong saya at only sorpresa mula pa noong 1979 sa pamamagitan ng Itbulaga hanggang ngayon dito sa Tahanang Pinamamasaya! March 2 ang naging huling live airing ng Tahanang Pinakamasaya. Sa kabila ng mga haka-hakang ito, wala pang nailalabas na mensahe ang pamunuan ng show at ang tape. Naging malaking palaisipan sa mga manunood ang naging mensahe ni Isko Moreno at Paolo Conti sa pagtatapos ng episode nitong Sabado. Dagdag pa nito ang pagbaw ng lahat ng hosts pagtapos ng show. Ang Tahanang Pinakamasaya ang titulo ng noontime show ng Tape Incorporated, kasunod ng pag-alis ng main hosts ng Itbulaga. Ang mga hosts ng noontime show ng GMA7 ay sina Paolo Contis, Isko Moreno, Buboy Villar, Casi at Mavi Legaspi, Daso Richoy, Betong at marami pang iba. Abangan natin ang magiging komento ng mga hosts at ang paglalabas ng statement ng tape at GMA7 kung totoo ang naging haka-haka ng mga taga-suporta at manunood. Marami pang showbiz chika ang aabangan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa video para sa mga latest chika.